Makakasama po natin ngayong hapon ang officer in charge ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng ABRA na si Aris Valdez. Magandang hapon po, Mr. Valdez. Magandang hapon po. Opo. Mr. Valdez, marami po sa ating mga kababayan ang gustong mangumusta. Sa ngayon, ano na po ang sitwasyon dyan sa inyong mga lugar at kumusta na po ang ating mga kababayan? Okay po. Mga bandang alas 3 ng hapon kanina, katatapos yung aming PDRRMC Council meeting with the council members, and of course, towards the end, lumating po si Secretary Erwin Tulfo para po tignan niya kung ano po yung nangyayari sa ABRA. Ito po yung pinresenta namin kanina sa kanya tungkol po sa aming landslide. Sa awa po ng Diyos, yung aming landslide na dalawa ay traffic na. Ang landslide kanina po sa ABRA kaming garon ay nabuksan noong 12:42 this morning. Yung landslide po naman sa ABRA Ilocos Norte Road ay nabuksan noong 10:30 kanina po. Ang landslide along the Kempo, Kili Road, dito po sa Municipality of Tubo, ang ngayon po ay hindi pa nadadatnan o na pwedeng daanan ng sasakyan. Regardless po sa ating rock slide, dito po sa probinsya ng ABRA, itong along ABRA Cervantes Road, sa Bukay ABRA po ay hindi pa open sa traffic as of now, and San Juan Tenegro. So, yun po yung aming sitwasyon tungkol po sa landslide at rock slide. Meron po tayong casualty, kung pwede pong sasabihin po na ngayon, Sir Bernard. Hello. Opo, sige po. Go ahead po, Mr. Valdez. So, sa casualties po naman natin so far, wala pa naman patay. Pero meron tayong 6 injured sa Lagayan, 1 injured sa San Quintin, 3 po sa San Juan, at 1 po sa Tagyuman. So far, wala po tayong missing. So, sa damaged houses po naman, meron tayong 7 sa Lagayan, 21 yung partially damaged sa Turku, 7 yung partially damaged sa San Quintin, at 12 po yung partially damaged sa Pinay. Regardless po sa ating backwish natin ay meron tayong 50 families with 182 individuals sa municipality po ng Tubo ABRA. Sa ano naman po natin, bridges and roads, ang Manumo Bridge po ay nagkakaroon po ng mas malaking crack ngayon kasi na-aggregate ng 6.4 yung dati pong nag-crack ng 7.0 last July 27, 2022. Infrastructure po naman ay ang Iglesia Filipina na Independente, yung old church po na nagbantuan sa bayan po ng Labas, ay binagsak po ang kanyang bell tower at the same time po hindi po pwede pasukan ng mga tao. At saka isa pang intro po yung sinabi niya kanina na ang Pulot National High School po, yun po yung nasira rin sa Lagayan at meron din pong 50 classrooms na sira sa DepEd. Yan lang po ang aming latest update. So far, ongoing po yung aming updating ng threat po namin dito sa probinsya ng ABRA. Opo, Mr. Valdez, sa ngayon po, lahat po ba ng lugar sa ABRA ay kumbaga, nakapag-report na po sa inyo yung lahat ng barangay? Dahil usually, pagka ganito po, nagkakaroon ng problema sa komunikasyon, sa kuryente. Kumbaga, na-account na po ba lahat ng lugar at na-check na ang mga pangunahing gusali na nagkaroon ng damages? At this moment po, Sir Bernard, ongoing pa po yung inspection po yung ating mga provincial engineers at saka yung mga municipal engineer ng different municipalities po ng ABRA. Kaya sa tingin ko po, dadami pa ang injured at the same time mga nasisira pong daan at saka mga bridges later po. Mm-hmm. Mr. Valdez, ayon po sa forecast ng PAGASA, posible na maapektahan po ang inyong lugar nitong paparating na bagyong Paeng.
Ano po ang inyong ginagawang mga paghahanda dito sa Bagyong Paeng ngayong kumbaga ay naapektuhan po kayo ng lindol? Ayun po, since activated na po ang ating council, ayun po, talagang pinagkapahandaan na po namin, hindi lang po yung aftershocks to 6.4 na lindol, tinatama na rin po namin yung masamang panahon ng Bagyong Paeng. Panghuli na lang po, Mr. Aris Valdez. Ano po ang gusto niyo parating sa ating mga kababayan, lalo na po kung may mga gustong magpaabot ng tulong dyan sa inyo pong lugar? Yun po, lahat po ng pwedeng tulong sa amin at nandito pa kami na nag-recover sa PAS 7.0 lindol ng July 27, 2024. We very much welcome po sa amin. Anything may do po, food pack, water, tent, kung ano man po yung available po sa inyo, ay maraming salamat po in advance, sir. Alam na lang po, sir. Panghuli na lang, pahabol po. Paano po nila ipararating sa inyo yung tulong ko sakali pong sila interesado? Sir, pwede naman kaming abutin by land kung po pwede, or just call our hotline na pwede mo naman kaming tawagan, hotline po namin at i-libre po namin kung paano po makakaroon. Okay, maraming salamat po, Ginoong Aris Valdez, Officer in Charge ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng ABRA.